bago na naman po na Baliobagi. Ano niya, Mr. Manabilis? Bicol Gazebo, Baliobagi. Pasala-sala. False accusation, ibig sabihin, si dating Pangulong Maudigs, si Pacquiao daw, yung kanyang kaibigan, dinidemonize ng Marcos administration. Walang motibo po para i-demonize ng present administration itong si Pacquiao. Ano man po ang makukuha ng administrasyon sa pag-demonize kay Pacquiao? Si Pacquiao po may kaso sa Amerika, may kaso po dito sa Pilipinas. Ang nagkaso po, yung mga private complainant. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga iso na lipunan. Pusa! Opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Para ding siya, may kaso siya sa ICC, mga pribadong complainants, mga kababayan ang nagreklamo sa kanya. Yun din po, in fact, ka-former members ng kanyang church, ang mga complainants sa laban sa kanyang kaibigan na si Pacquiao. At ang mga kaso po, hindi simpleng kaso, kalaswaan. Di ba? So ito ngayon mga kababayan ang sinasabi ni dating Pangulong Digong kasabay ng ginawa kahapon na Senate investigation in aid of legislation. Nagpasa pala po ng isang resolusyon para paimbestigahan yung dating committee po, Public Order in Drugs, ni Senator Pancher. Pero nag-sponsor ng resolution po si Robin Padilla, yung tropa nilang nausog. So ito ngayon ang laman ng balita, mga kababayan. Inaakusa ni Digong ang ating administrasyon na dinidemonize daw si Pacquiao. Ayan po, mga kababayan. Sabi sa report ng Impact Leadership, Duterte claims admin demonizing Kibuloy to divert attention from corruption. Anong sinasabi ninyong korupsyon? Ang mga kasong korupsyon, mga kababayan, laban sa pamilya Marcos, matagal na yan, tatay pa. Pero karamihan sa mga kasong korupsyon, mga kababayan, if not all, the cases of corruption against Marcos family, lahat na po binasura ng korte. At itong mga pinapalitaw ninyo na kaso ng korupsyon sa present administration, kayo man lang po ang nag-aakusa. I-file ninyo sa Osgado kung mayroon na sinasabing korupsyon. Kasi ang alam namin na mga kasong korupsyon, yung sa Farmali during the pandemonium na pinaimbestiga po ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee ni dating Senador Richard Gordon. Yun ang alam namin na korupsyon. At ito ngayon ang kinakasangkutan naman sa pogo ni Harry Roque. Kung saan si Ari Roque po, sabi ng PAOK, nasa immigration lookout na. Yan ang balita kapo, no? Breaking. Attorney Ari Roque, others, nasa lookout ng bulletin. Lookout bulletin ng immigration dahil sa illegal pugutay, sabi ng PAOK. Ayan po ang mga kaso ng irregularities na inimbestigahan. Pero yung mga sinasabi ninyong kaso ng corruption, i-file ninyo po. Hindi yung puro kwento. Tulad ng kwento ni Kati Binag. So hindi mamatay-matay na issue ng pulburon video. Ngayon naman po, USB. Yung challenge nga natin, mag-testimony kayo. Challenge natin kay Bato, ipagpatuloy ninyo yung hearing sa PDEA Leaks. O di isa lang ninyo itong si Kati Binag para mag-isa ng mga senador. Hindi yung kwento ng kwento, pa-interview kay Maharlika. Na walang cross-examination. Siya lang yung sige ang kwento. Kaya hindi maniwala yung ating mga mamamayang Pilipino. Kayo-kayo man lang yung naniniwala. Nasunog na si Jonathan Morales. Maipinalit sila, mga kababayan. Si Kati Binag naman. The same story. O ngayon, balikan natin itong sinasabi ni Maudigs na dinidemonize yung kanyang kaibigan na si Pacquiao. Ang rason daw para i-divert yung attention from corruption, incompetence, and abuse of authority. Sabi rito, in a statement read before the Committee on Public Order and Dangerous Drugs during the hearing on alleged excessive use of force in June 10 attempt by the Philippine National Police to serve warrants on Kibuloy at his properties in Davao City, Duterte said that
It is unfortunate that the obsession of the administration to demonize Kibuloy is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis. Crisis is spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority. Malabo po ang mga kwento po sa inyo, yung full story ng balitang yan. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Ito yung Bible, mga kababayan. May paliwanag dyan. Pero unahin muna natin yung presentation natin itong mga kwento nilang kasinungalingan. Basagin natin kaagad-agad. Baka may maguyo. Kasi sabi nga natin, based sa studies ng mga psychologists, madali yung tao na mauto. Madali silang maniwala sa mga manluloko kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Po ninyo? I-surrender na kasi ninyo si Pacquiao. Kasi yung sinasabi ninyo na justice, paano makukuha yung justisya? Ayaw man niyang humarap sa husgado? Hanggat hindi siya humarap sa husgado, ma-defend in a fair trial, hindi makiklear yung kanyang pangalan, yung pangalan ng inyong kaibigan na si Pacquiao. Parang kayo din po, hanggat hindi kayo sumusurrender sa ICC, walang desisyon. Wanted kayo niyan. And in fact, malapit nang ipalabas daw yung warrant of arrest at papasok na yung Interpol. Di ba? At sabi ng DOJ Secretary, wala sila. They are not in the business of blocking the Interpol. Tapos, pa ganun. So sabi dito, Duterte stated that he is constrained to take action against all those responsible for the coordinated but illegal raid, claiming the police did not present search warrants during the raids, which he also said were illegal and overkill in any language. Napanood ko po yung paliwanag ni General Marbil. Sabi ni General Marbil, paano hindi sila magdala ng napakaraming trupa? Eh yung subject ng kanilang warrant of arrest, ma-influensya sa Davao. At yung nire-raid po, Kingdom. Alangan man lili makatao lang yung dadalin po.
At yung nangyari po, yung mga members ng church, humarang po, obstruction po ang ginawa. Ginawang human shield. Tapos, they are crying harassment. Ang naharas po yung police kasi binumbanga po ng water cannon. You see? Pero walang injury sa kanilang kampo po. Ang nagka-injury po, yung police. Baliktad po ang kwento ninyo. Yung sabi rito, the Senate hearing was prompted by a resolution filed by Senator Robin Hood Padilla and was presided over by Senator Bato de la Rosa. Both members of once Partido Democratico Filipino chaired by Duterte. Wala na yung partido ninyo. Tatatlo na lang na member yata. Ay hindi na nga sa Senado. Umalis na si Tolentino, tumambling na. Yung mga kasama nga ninyo, iniwanan na kayo kasi hindi maniwala sa inyo mga pinaglalaban. O di ba? Walang future sa pinaglalaban ninyo kasi lahat balubagi, gawa-gawang kwento. Yan yan, Mr. Maravillas, nasaan ka ngayon? Bakit parang nasa labas ka? Nasa kampo po ako ng regional PNP, Camp Simeon Ola. Dito po sa Bicol kasi may papreskon yung regional director ng PNP with the PIA. Yung bagong Pilipinas po, pasok na tayo. Yan po, kapihan sa bagong Pilipinas, Philippine Information Agency. Tapos yung guest ngayon po, si director ng PNP dito, alamin natin. Yan po, kapihan sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po ng barangay Nancy Dizon. Yan, mga members ng PNP, members of the media, mga kababayan. Weekly po itong kapihan sa bagong Pilipinas. And this time, I'm finiture po si Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng PNP dito sa amin sa Bicol. Moderator po yung ating kaibigan si Ramil Marianito, Regional Director ng PIA. Nahihirapan sa kanila po kasi po walang tubig, ay dali-dali po ng patayuan ng bahay. Ito po ang mga nagawa mga RPSP. At sabi po na salamat po sa mga salamat po sa mga kapapayan sa ating police. Very close sila sa ating mga mamamayan Pilipino sa mga Bicolan. Bringing something for our people. Hindi lang po from Masbate at Albay and Camarilisur. Meron po, medyo mas malayo-layo na talaga ito. Ito po ay nabanggit ni Arte kanina. Halos nung binabanggit ito ni Arte ay nakapangilabot Arte yung mga binabanggit ko kanina. Ito, nandito nga po sa ating pong harapan ngayon from Camarilis Norte. Ito po yung binanggit ni Arby na meron pong congenital heart disease at cerebral palsy issue, no? At ito nga, papatunayan natin hindi lang pong salita kung hindi talaga makikita natin yung tumbaga. Tawagin natin Mrs. Cyril Albos from Barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Palapakan po natin, ma'am. Good morning. Mahalo po sa inyong lahat. Ang aking anak, nagiging ko po ang kanyang kagaya po ng penito ay nasa hapon ng oksigen at iba pa. At sa huling at sa hanggang sa huling sandali po ng kanyang buhay ay patuloy po ang inyong pagbibigay ng tulong sa kanya. Nawa po ay marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin mahirap. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mabuhay po. Kasama sa Civil Relations Service. Yan po, tinulungan ng PNP. Salamat, Arby, sa ating mga kapulisan. Sana, pero bibigyan lang natin ng oras talaga ang pagbibigay ng confirmation sa mga nabanggit ni Arby. Mula po sa aming lugar, ito kanina mas pati yung aking hometown, Arby. Ito po yung aking province by choice. Mula po sa Sorsogon, ay isa hong elected official pa rin ang magpapatutuo na may ginagawa at nagawa po ang ating mga kapulisan. Aming pong mayor from the municipality of Gubat, Honorable Ronel U. Lin. Mayor, good morning. Ito at ang pagbibigay ng mga linkages sa mga mamamayan sa barangay, sa mga national agencies. Sa aming pong munisipyo,
na-appreciate po namin ang kapulisan sa malaking tulong na ibinigay nila sa mga ating mga mag-aaral sa elementarya. Naging aktibo po ang ilan sa kanila sa paggawa ng mga organisasyon at club para sa mga elementary pupils. At aming munisipyo po ay naggawa ng sarili naming assessment test ng local school board para malaman namin ang performance ng ating mga mag-aaral. At naging bahagi po ang ilan nating mga pulis sa RPSB bilang mga proktor sa pagsasagawa ng mga eksaminasyon sa mga mag-aaral. Tinutukan po namin ang edukasyon dahil alam po natin na ang malaking hamon sa ating bansa sa ngayon ay ang ating performance sa edukasyon kumpara sa ating mga karating bayan. So alam po namin sa munisipyo at ito rin siguro ang layunin ng ating kapulisan na ang tunay po na peace and order ay hindi lamang po paghuhuli ng mga kriminal, kundi ang malaking pundasyon ng peace and order ay ang mga mamamayang malaya na gawin ang kanilang mga gusto dahil mayroon silang kapabilidad na makamtan ang kanilang mga personal na ambisyon at layunin sa buhay. So, ang challenge po siguro sa ating and the local government units ay paano pa natin ma-figure out ang ating modes of operation in the future. So matagumpay po ang RPSB sa aming bayan and we are looking forward na mas malawak pa na kooperasyon para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Maraming pong salamat. Thank you very much, Honorable Gordon Lim, na information and proof doon o sa mga nabanggit ni Arte kanina. Mayor pala siya po. Nag-viral ito, Arte, sa Facebook, yung pong tinulungan, elementary school, kung saan nahimatay yung isang bata at hindi lang doon natapos yung pagtulong ng PNP na madala sa ospital hanggang doon po sa bahay at hanggang pinag-aralan ng Arte yung sitwasyon ng pamilya. Tinulungan po ito ng ating mga kapulisan. These are but proof na may ginagawa po ang ating mga pulis. At sa yugtong ito, nais namin ulit kasalamatan at bigyan natin po ng masigabong palakpakan yung ating po mga kapulisan dahil po sa kanilang sinamalas na kabutuhan sa ating po sa bayan. Marami pong alam ko, mas maraming tanong kaysa sa kasagutan pagkatapos ng inyong mga narinig ngayon. At kasama natin ating pong mga friends from the media. At alam niyo po, handa-handa na ang ating pong regional director, ang ating pong mga provincia director ay naandito ho lahat. At ang mga official po ng Philippine National Police Regional Office No. 5. Palakpakan po natin sila dahil suportado ang kanila pong pinuno dito po sa R5. Tayo po ay dumako doon sa ating question and answer portion, pero bago yun, nais namin ulit banggitin ang ating pong boss dyan sa PIA, ang aming pong Director General Jodori Sir. Maraming salamat sa panunood. Nandiyan pa rin po, nakababad sa ngayon, nanunood po ang ating Senior Undersecretary Cesar Chavez, isang Bicolano na may akda po ng kapihan sa Bagong Pilipinas. Thank you very much, SOSEC, for watching, and of course, DDG Aris Gutierrez, sir. Maraming salamat. At tayo po ay napapakinggan sa buong kabikulan sa pamagitan ng Radyo Pilipinas. At meron po tayo sa Camarines Sur, sa Naga City, sa Albay, Legazpi City, at dyan po sa Catanduanes, sa Verang. Naka-live tayo sa oras na ito. Kasama na rin po ang ating Philippine Information Media Platform. So, ating mga kaibigan sa media, that we only have one question and one follow-up. Please introduce yourself, and then nice po namin sabihin na please go directly to your question. Ating pong followed by Elmer Ayunuevo. Against the firearms against election. Aside from gun holders or gun owners na may expired license na i-turn in na nila ito para hindi na maabala dahil pag hindi nila ito tinunin, they will be subjected to search warrant. So, yun po ang isa sa mga direktiba knowledge done by our Chief MP Police General Francisco Marvin, sir. Thank you.
May policy po ba? Ayun, meron yun eh, kasama natin sa media. Na mga pulis at sa mga papasok pa po, sir, na bagong binong gansos tayo, bagong mentor. Sir, yung policy na yung mga papasok as much as possible, wala ng tatok po. So yung mga pulis natin ngayon na may tatok, iniiwasan na magpalagay pa sila sa yung nakikita ng mga tao. So yung lumalabas sa uniform. Pero yung mayroon na, hindi na po yun na parang na pinagbibigyan na lang po yun, sir. As long as wag lalabas po sa ating uniform na tutolerate pa lang po yun, sir. Pulis na may tatok. Nagtatanong po tayo mga kababayan. Dante Maravillas po, media blogger. Tanong ko lang po kasi ganito. Sa social media kasi, napakaraming mga kwento, infested po ng mga social media bloggers na the same time, tawag doon, fake news peddlers. After na mag manalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, parang yung lumalabas na mga kwento sa social media, masyadong tumaas yung politika, lumalabas na yung peace and order situation, lalo yung mga crime incidents all throughout the country, hindi na yung tulad ng dati. Dumami niya ulit, bumalik yung mga crimes, yung druga, dumami. At least dito po sa Bicol Region, kumusta yung situation po ng crime incidents po dito at solusyon ng mga kung may mga crimes na nangyayari po. Pero i-generalize ko na lang po ang Simba. We are assuring Tagalog po tayo kasi. Opo, sir. Opo. Nice to na lang pong sagutin sa ganitong paraan na ang 6 na milyon na mamamayan ng Bicol Region ay sinisiguro ng 11,000 polis na sila ay sigurado at tayo ay palaging nasa taas ng sitwasyon. So, ang liderato po ng PRO5 na may taglay kami na ang gusto ng polis ay ligtas ka sa pamamagitan ng pagiging approachable, presentable, and dependable kasurong cops. Mananatili po kaming masigasig sa pagpapatupad ng ating mga batas, mananatiling masigasig sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan dito sa ating buong orihan mo, sir. Bumaba pa yung krimen, tumaas? Masasabi natin, sir, na mababa po sa ngayong review sa loob ng 7 buwan ng ating panunod. What about po yung druga? Ganon din po, sir, na sa loob po ng 2 taon, 224 million, pero sa 7 buwan ng panunungkulan natin, 92 million worth ng droga ang nakuha. So, ganon po kasigasig yung ating kampanya laban sa illegal. So, hindi totoo po yung pinipinta ng mga fake news spenders na pag-take over ng bagong administrasyon po, dumami bumalik yung krimen, tumaas yung droga, sa buong Pilipinas. So at least dito sa Bicol Region, bumaba. Yun po ang totoong score po dito sa Bicol Region po, sir. At yung nabanggit niyo po kanina, sir, sa social media, isa po yun sa mga katangian ng polis na pinag-bibigyan natin ng pansin na yung maximum tolerance. Kung ang direktiba po natin sa mga polis, kung ano man po ang mga comment ng ating publiko sa ating social media, pakinggan lang po natin yon. Bagkos susugian natin ng servisyong mararamdaman po talaga yun. Last question po. Ang pinakang most wanted ngayon at may pinakang mataas na patong sa ulo, si Fugitive Pastor Kibudoy. Kasama po ba siya sa inyong minomonitor? Opo, sir. In fact, bago po tayo nagkaroon ng kapihan sa Manila, noong isang linggo, yun po ang direktiba natin sa ating bawat member ng polis ng Bicol na tumulong tayo sa gobyerno na hanapin, pugisin ang most wanted na nabagin na pastor. May hotline po kayo dito pwedeng mag-text? Mayroon po. Sa social media pwede po natin nilagay lahat ng hotlines mula sa
pinakamalayong bayan ng gamit po sa amin yung office ko. Maraming salamat po, sir. That's it, mga kababayan. Thank you so much, sir. Good morning, everyone.